And we are live once more, and welcome to the 17th day of our 31-day practical spirituality. So akala ko hindi na tayo makakapag-live ngayon dahil sa mga technical problems na ating dinaranas, no? Pero tulad ng sinabi natin, tulad ng paksa natin, no? Meron tayong isang salita, meron tayong word of honor. At we are on the 17th day of our 31 days devotion of practical spirituality, at konting-konti na lang ay matutupad na natin ang ating panata. At sa pagsapit ng September ay meron tayong bagong devotions na gagawin. Sa halip na gabi ay madaling araw naman. Yun ay ang Sunrise Peace Prayer, no? For 30 days, buong buwan naman ng September ay gigising tayo sa isang panalangin ng kapayapaan. Pero sa gabing ito, bago tayo magsimula sa ating talakayan about sa word of honor, ay inaanyayahan ko po kayo na manalangin kasama ko. Tara, tayo'y magdasal. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. Dakilang may kapal, hari ng buong sansinukuban, Panginoong lumikha ng kalangitan, ng karagatan at ng kalupaan. Ikaw na Panginoon na siyang lumikha ng mga tala, buwan, planeta, daigdig at kalawakan, sinasamo ka namin. Panginoong may kapal na tanyag sa maraming katawagan, ngunit nag-iisang makapangyarihan. Sa iyo na may libo-libong kapahayagan sa lahat ng nilalang na umiibig at sumasamba sa iyo, kami ay sumasamo. Sinasamo namin sa iyo, Panginoong may kapal, ikaw na nagbigay buhay at anyo sa lahat ng nilalang, nakikita man o di nakikita, nalikhain mong muli sa amin ang isang bagong buhay at anyo, tulad ng paglikha mo sa amin nung una. Subalit sa pagkakataong ito, likhain mo sa amin ang isang bagong buhay, ang buhay na malaya sa pagkagalit, ang buhay na malaya sa takot, ang buhay na malaya sa pagkamuhi, selos, pagmamataas, kasakiman at lahat ng kasamaan na nagdudulot sa lahat ng nilalang ng pagdurusa. Sinasamo namin sa iyo, Panginoong may kapal, na likhain mong muli sa amin ang isang bagong buhay, ang buhay na puspos ng pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pag-asa at kabutihang loob. Sinasamo namin sa iyo na paging dapatin mo po kami na maging sisidlan ng iyong mapagmahal na awa para sa buong sansinukuban. Maging daluyan nawa kami ng iyong dakilang pagpapala sa lahat ng iyong nilikha, nakikita man o di nakikita. Sinasamo namin sa iyo na gawin mo kaming maging daluyan ng iyong banal na pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pag-asa at kabutihang loob. Gawin mo po kaming pagpapala sa lahat ng mga nasisipagsiyasat sa iyo. Pagningningin at padaluin ang iyong dakilang kapangyarihan sa amin upang sa pamagitan namin ay malasap ng mga tao ang dampi ng iyong kaluwalhatian. Maging kaaya-aya nawa kami palagian sa harap mo at sa lahat ng nilalang. Mayari na, pag-asapin. Ipagpatuloy natin ang pagkakataon nito sa panalangin, at gusto ko po hilingin ang inyong panahon at ang iyong kaisipan or inyong energy, na manghihiram ako sa inyo ng energy, no? Dahil meron po tayong nais tulungan, na yung asawa ng aking estudyante from British Columbia ay nawawala. Kaya samahan niyo po ako na tawagin natin sa ating kaisipan si Eric Cardeno. Sinasamo ko ang dakilang kapangyarihang lumikha, Panginoon ng kalangitan at Panginoon ng kalupaan. Ikaw ang Panginoon ng kaitaasan, kaibabawan at ng kailaliman. Ikaw na Panginoon ng hilagaan, silanganan, katimugan at ng kanluran. Ikaw ang Panginoon ng buhay at kamatayan, at Panginoon ng mga kaluluwa, nabubuhay man o hindi nabubuhay. Sinasamo ko sa apat na sulok ng sansinukuban ang dakilang kamalayan ni Eric Cardeno sa ngalan ng mga ninuno. Sinasamo ko
ikaw, Eric, ay pakinggan mo ang aming tinig na nanawagan sa iyo. Sa ngalan ng iyong mga kaluluwa, ay sinasamo ko na ikaw ay manumbalik. Bumalik ka na sa iyong tahanan. Kung ano man ang suliranin na iyong pinagdaraanan, kung ano man ang sakit na iyong nararamdaman sa iyong damdamin, kung ano man ang kaguluhan sa iyong utak, ay sinasamo ko ang kagalingan na dumating sa iyo ngayon. Dinggin mo ang panawagan ng mga taong nagmamahal sa iyo, Eric Cardeno, sa oras nito, sa araw nito, sa gitna ng mahiwagang pintuan ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng sainaharap. Naway masumpungan mo ang daan pabalik sa iyong tahanan. O Panginoon ng kalupaan, mga engkanto ng lupa, sinasamo ko ang inyong patnubay na dalhin pabalik sa kanyang tahanan si Eric Cardeno. Sa mga engkanto ng hangin ay sinasamo ko na paihipin niyo ang mga ulap upang dalhin pauwi si Eric Cardeno. Sa mga liwanag ng kalangitan, sa mga tala, buwan at ng araw, sumikat kayo at pagningin ang liwanag at ipagkaloob kay Eric Cardeno ang liwanag pabalik sa kanyang tahanan. O Diwatang Ananggolay, sinasamo ko ang iyong pamamatnubay na samahan si Eric Cardeno at ibalik sa kanyang tahanan. Sa oras nito at sa pagkakataong ito ay umaasa kami na ang himala ay magaganap. Bigyan ng kagalakan ang pamilyang Cardeno at ng kanyang asawang nalulumbay sa oras nito na si Nikki Silva. At sa kanyang pamilya, sinasamo ko ang kapayapaan ay sumainyo magmula ngayon hanggang sa magpasawalang hanggan. Mayari na pag-asatin. And tonight, we are going to talk about the word of honor. Actually nga, no, 17 days na tayong patuloy, gabi-gabi nagsasama. At aminin ko, minsan nakakapagod, no, for the whole, kaya minsan nag-iiba-iba ang oras natin, nag-iiba-ibang oras ng, at hindi tayo makafocus or hindi tayo makapag- fix ng oras ng pagla-live session, no? Dahil sa maraming gawain. Minsan iniisip ko na parang paano kaya kung huminto na lang ako or umabsent ako sa pagla-live broadcast at huwag kong tuparin yung pangako ko at yung panata ko ng pagpapanata. Ito, yung pagbabahagi sa live streaming na ito, no? Although sinabi nga minsan na pag-usapan namin nila kay na bakit ba natin 'to ginagawa, no? Ito ba ay para sa kasikatan natin, no? O para makilala ng mga tao ang ating sarili? It might be, yes, hindi tayo magiging hipokrito. Isang bagay ang kalalabasan na 'yon, no? Maari tayong makilala dahil dito. Pero ang higit sa lahat, meron kang pangako sa iyong sarili. Ito ay ang pagtupad ng pangako para sa iyong, sa aking sarili. Na kung ano man ang mga salita ang mabibigkas ko, ito ay mapagbubuti ko ang aking sarili. Na kung sakali mang mamatay ako ngayon at muling isilang, ang bagong anyo ko ay merong mapapanood na nagmula sa katawang ito. No? Yan din yung sinabi sa atin ni Lakay na parang ginagawa niya ang 31-day challenge nito para in the future, kung just in case na kami ay mag-reincarnate dito, ay meron kaming makikita na sinabi ang Apo Adman sa katawang ito o ang Lakay Magbaya sa katawang iyon. Pero ganun pa man, no, maaring maging pakinabang ito sa aming sarili sa susunod na buhay, nawa umaasa din kami na maging pakinabang din yung mga tinuturo namin dito sa Lunti ang Agama na inilalabas namin sa Lunti ang Agama through Facebook page, sa YouTube or sa TikTok o sa lahat man, ha? Sa lahat ng social media platforms.
Ang isa pang mahalaga na nagpapaalala sa akin upang gampanan ang tungkulin natin o magkaroon ng isang salita o paninindigan sa ating salita o yung palabra de honor is ganito. Paano kaya kung ang mga diwata o ang Panginoong may kapal ay nakalimot na tumupad sa kanyang tungkulin? Na kahit isang oras ay na-late siya na huwag magbigay ng hangin para sa atin, para hindi tayo makahinga. Ano kaya ang mangyayari sa sanlibutan? Hindi po ba hindi nakakalimot ang Panginoon ang mga diwata na tuparin ang kanilang tungkulin bawat sandali ng ating buhay? Dahil sa bawat sandali ng ating buhay, ating natatamasa ang biyaya ng may kapal. Ang hangin ng buhay ay patuloy na dumarating sa atin. Kahit wala tayong pera, eh nakakaraos tayo. Ang katotohanan nga, eh nakakapag-Facebook ba tayo? Nakakapag-YouTube tayo? Nakakapag-TikTok tayo? Gayun din sa ating mga kapatid na kapuspalad, no? Na nanasa lansangan. Alam nating may pandemic, pero antindi nila. Diba? Kahit wala silang face mask, hindi sila naapektuhan. Hindi ko alam kung sila rin ba ay naabutan ng biyaya ng ating gobyerno. Malamang meron din mga kumakalinga sa kanila. Pero siguro sa atin bilang mga tao dito sa Facebook, no, sa Luntiang Agama, iabot natin ang ating mga kamay sa kanila at kalingain din natin sila. No? Hindi natin sila kalaban o hindi tayo nakikipagkompetensya, pagalingan. Pero kasi ang pagkalinga at pakikipagkapwa ay hindi dahil sa pangalan ng organisasyon yan. No? Ito ay nasa ating puso. At bilang tao na nandito sa mundong ito, ang ating pakikipagkapwa at ang pagtupad sa mga salitang ating binigkas ay napakahalaga, napakahalagang tanda na tayo ay mga Pilipino. At ang ating pagka-Pilipino ay nagpapakita sa ating espiritualidad. Dahil ito ang tinuro sa atin ng ating mga ninuno. Na gampanin natin ang mga bagay na ating sinabi. Huwag tayong magsasalita ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya nga sa Panatang Makabayan, no, yung panunumpa sa Watawat ay tinuro sa atin sa isip, sa salita, at sa gawa. Nawa ay maging paalaala ito sa atin na ang ating buhay at ang ating espiritualidad ay ating maisasagawa sa pamagitan ng ating isipan, ng ating salita, at sa ating mga gawa. So hanggang sa muli, samahan niyo po muli ako bukas sa ating day 18 ng 31 Days of Practical Spirituality. Maraming salamat! Paalam! Mayari na, pag-asatin! Pag-i-